dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, instead, mabilis lang pumunta doon sa lupang pangako, apat na pong araw. Pero ang equivalent sa apat na pong araw ay 40 years silang magbiliw-waliw. Ngayon, dapat po tayo dito sa Apokalipsis 13:5. Ano po ba nakasulat diyan? Nagpumisa ang kapangyarihan ng Romano noong
minus mo yun mga kapatid, lalabas mo doon ay 1,260 years. Malinaw naman yun mga kapatid. Sa loob ng panahon ngayon mga kapatid, dyan po gumagawa ng kusan ay sinasabi dito na babaguhin niya ang panahon at ang kawansan. Anong panahon na binago? Ano daw panahon ang binago? Mga kapatid, ang ika-apat na utos, ang una talaga na binago mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral, nabasa ko yung sinabi ni Ellen White sa Redemption, ay una talaga nilang tinira yung ikalawang utos. O, sa loob, sa moral law po. Ano po? Ano po ang time na change daw nila? Pwede mo? Ha? Na? 321 AD. Na yun. Yun po yung kanilang binago na paglipat ng araw ng Sabat sa Linggo. Kasama po ang time, sige po. Ako sino po mga kasabot sa ayon kay Ate Jason na loaded po daw yun. Yung time, ano daw binago sa time? Panahon, sige po tayo. Dahil pumasok na sa ating isipan, alam na mamaya pa rin sa 2 segundo rin
Sige tayo, ito tayo. Gusto ko natin yung natin yung tayo. Kaya naman tayo sumasakay sa paglaban. Kung ano yung tayo, yung tayo sa paglaban. Kaya, sa dating ng araw na alas 6, kung saan mo, 6:37 na yung dapat. Sa kakayo, hindi wala na ito ang isang sa ito. At dumugan sa dalo. Kasi, alam ko eh, makayang kong kisa sa ito. Si Constantine ay mananambahan sa
araw. Saan? Kaya siya po, nagbago ng kalendaryo natin mga kapatid. Siya ang pangalan niyan. Kaya yung mga pangalan sa ating Monday, Tuesday, hanggang Friday, o lahat niyan ay base sa mga Diyos-Diyos sa nila. Kaya po mga kapatid, itong araw ng Linggo ay napamahal sa mga karamihan Kristiyano, na tinatawag na Kristiyano, dahil ginamit ito sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesukristo. Piyesta. Kaya ginamit talaga nito na kung saan ay maraming nahulog. Nahulog sa patibong na ito na kung saan ay dala-dala na namin hanggang sa kasalukuyan. Kita niyo po mga kapatid kung gaano kalakas na katotohanan na ating nalalaman. Kaya napakakala po natin na ngayon ay may Biblia pa po tayo. Dahil itong panahon na ang Biblia iyan ay mawawala. Dahil ayon sa ating pinag-aaralan, mauuli ito yung kasaysayan. At tingin, di ba? Ayon sa ating Panginoon Jesucristo, di ba? Na hindi pa nangyari at hindi pala saksihan ng mga mata. Sige po tayo. Saya nak buat apa? Ah, dia. Adik dia. Yes. Kita
araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong alipin lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuan daan. 11. Sapagkat anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng mga roon. At ang pahinga sa ikatlong araw na ano? Pa, ano? Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabalat. Isaiah 58:59-40. Sa Nehemiah 13 po, may mga trader, yung Lazada at saka yung Shopee, dumating sa Jerusalem. Sabi niya, huwag kayong papasok dito, kaya nga pinasarado yung gate. Ay nagka-camping sila sa labas. Sabi ni Nehemiah, huwag kayong mag-camping dyan. If you do that again, I will lay my hands on you. So, bawal mag-buy and sell sa Israelite. Kasi nga po, kaya po nabakil sa mga kapatid, ano? Dahil ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa tatak ng Panginoon at tatlaan ng hayop. Alam naman po natin bilang Seventh-day Adventist, ang tanda ng ating Panginoon, yung tatak sa atin, ay yung Sabat, kung gaano ba pa-importante sa atin. Kaya dapat natin itong maintindihan na wala talaga tayong dapat gawin sa araw ng Sabat, kundi sa bahay at magpunay ng Sabat. Sabi sa, wala pa lang business transaction. Walang business transaction. Lahat. Sa paglubog ng Biyernes ng hapon, sa paglubog ng Sabado ng hapon.
vision ng ano, magsisindi. Okay. Pag-washing machine, magdalaga. Ay, titigot nila. Pwede na na yun, yun. Sabi nila. Pwede na pala maglaba dahil iwanan sa washing machine. Eh, malinaw na malinaw doon sa sinabi doon sa Isaiah 58:13-14. Kung iuuri ng deception, talagang napakadelikado ng mga kapatid. Oh, yun. Napakaganda yung sinabi ni Teka Matataya. Meron kasi akong pinanood na ang kautusan ay binago ng kapapahan. Pero hindi po tayo naman daw na bago. Kasi sino lang daw ang dapat magbago ng kautusan? Kundi ang gumawa. Kaya kung malinaw na malinaw yung pagbago ng mga Romano, pagkakarumano, ay hindi nila nabago ang kautusan. Kasi ang Diyos lang daw mismo ang makapagbago ng kautusan. Huli ang Sabat.
pagbigyan natin ng pagtotoo ng araw ng Linggo, which is celebration. Celebration sa pagkabuhay ng Jesus Christ. Doon na nagsimula hanggang sa na-declare na sila na holy na ang Linggo. That's okay. Natandaan niyo po mga kapatid, nung natin sa ating preacher nila, pinagkaisa ng sa pupapang isang sa diputan. Di ba yun yung panawagan nila ngayon mga kapatid? Ano yung tawag? Benedict. Ito, Benedict, ano ba? The six, kapung sa atin, nanawagan siya. Nanawagan siya na magkaroon ng pagsamba ng kapayapaan ng araw ng Linggo. Para daw may panahon sa pamilya at lalo-lalo na sa Diyos. Napakaganda ng panawagan na dahil panawagan para magkasama sa pamilya at pagsamba sa Diyos. Napakaganda ng panawagan dahil wala namang kung inyong titignan sa ano, napakaganda ng hangarin dahil unity. Kaso nga lang, ang hidden agenda, bakit araw ng Linggo? Kasi nga po mga kapatid, nakasulat po talaga sa Biblia, sa propesya, kung ating pabasahin sa Apocalypse 13:5, binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusuman. At binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Kita niyo po mga kapatid, sa propesya pala ang 42 buwan na kapangyarihan na kung saan ay 1,260 years na napulpil noong panahon na kadiliman. Natapos noong 1798, nag-start ng 538 AD. Dito po yun, tumangpasok ang mga pagbablasphemy ng Romano Katoliko na kung saan ay pwede na siya makapagpatawad, ang kasal ay may bayad, ang binyag ay may bayad. Ginawa na talagang negosyo. Oo, lahat may bayad. Paglibig sa patay, may bayad. Kung hihingi ka na ng tawad, papasok ka dun sa boat na ano, mamaya, sasabihin mo na ng pare, mag-open ka ng ganito, maglalak ng ganyan. Kaya po mga kapatid, talagang sinira niya ang kautosan ng Panginoon dahil nasusulat niya. Ngayon, makakatakot mga kapatid, ano yung sabi mo mga kapatid? Yung sugat na ito ay naghihilom. 1929, na kung saan ay nakikita na po natin mga kapatid na unti-unti lang na-establish yung kapangyarihan ng Romano at ng kapapahan na kung saan kahit nga mga hari, presidente, tikloklohod sa kanya pag siya nang magsasalita. Kaya, pag ito ang magbigay na sila ng panukala na idedikta na Sabado na talaga, Linggo na talaga ang rest day ng isang katauhan at hindi ka na makakabili, hindi ka na makakalabas, hindi ka na makakala kung hindi mo susundin. At ngayon, pagdating ng panahon ay paparatangan ang mga mananampalataya ng araw ng Sabado na sila ang naging dahilan kaya nagkagulo-gulo, nagkadahirap-hirap ang salibutan ito dahil sa katigasan ng ulo natin. Doon na po yung panahon na tayo ay nilibigit-bigit mga kapatid. Wala na po mga kapatid. Wala na po tayong bildang sa pananampalataya. Kaya napakaganda lang na sinabi ng ating Biblia. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Sa Apocalypse 12. At tinabi sa malaking dragon ang matatagong taas at tinatawag na daw sa Satanas ang dumaya sa bunso ng lutan
Siya'y hinagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay hinagis na kasama niya sa kanyang babae. Ay ito. 6 pala, 26. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako. Upang doon siya ang puning isang libo, 200 at 6 na po. Ano? 6 na po noong araw. Kita niyo po mga kapatid. Sa panahon na pagkakasahan ang iglesia ay inusig, mayroong binanda ang Panginoon na magpupuktok sa kanya. Kayo po ba'y naniniwala sa panahon natin? Na tayo inibigin ay mayroong magpupuktok sa atin. Amen. Sa paglilingling ko, naniniwala ko ako. Ikaw ba naman sabihan na Adventist? Adventist. Ah, ang Adventist na Adventist. Kasi, itong mga Adventist, sabi na lang sa mga Adventist, mahilig mo study ng mga nangyayari sa mundo. Adventist. Pero, maganda na kayo kung kayo sinabihan ng Adventist. Kasalanan bang maging update ka sa nangyayari sa mundo? Hindi. Kasi, ang Biblia mismo, nagsasaad na kung anong mangyayari sa mundo. Sabihan ka ba naman ng Adventist? May babasahin ako sa sulat ni Ellen White sa The Great Controversy, chapter, page 592. Ang sabi dito, those who honor the Bible Sabbath will be denounced as an enemy of the law and order, as breaking down the moral restraint of society, causing anarchy and corruption, and calling down the judgment of God upon the earth. Their consciousness coupled will be pronounced obstinacy, stubbornness, and contempt of authority. They will be accused of disaffection toward the government. So bago kayo matulad ng gano'n, nakakalungkot mga kapatid. Sa bagay, ano ang naging, ano dapat ang mission natin bilang Seventh-day Adventist? To proclaim the truth. Preach the gospel. Anong gospel? The angel's message. Kasi yun yung core ng message na pagiging Seventh-day Adventist. So, mga kapatid, sa uling na panahonan, sa pagkakit nakakalungkot, sana tayo mismo mga Seventh-day Adventist nagkakaisa. Kasi kung titingnan natin ang populasyon ng mundo, wala pa tayong 0.5. Ang sabi nga ng nakalang speaker natin, 1:200,000 ang obligasyon ng pagiging isang Seventh-day Adventist. Ang ratio. Diba ang sabi ni Ellen White, 1:20 ang pwedeng class? Sino kayo yung mga 19 niyo? Yung mga 19 na yun, kagaya ng mga nangyari ng mga panahon, may mga tumiklop sa araw na pag-uusip sa Tagay Constantine. So maaari din yung 19 na to, isa din sa mga uusip sa atin, sa ating loob ng Iglesia mismo. Naniwala ko ba kayo mga kapatid? Sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon, kayo na po pahala mag-balance-balance kung ito ba yung nakaangkop sa nangyayari sa Bible na pinapalayan ng Bible, o hindi? Noong nakaraang hapon, nasabi ng ating speaker, kung inyong pag-aaralan ng connecting ng kung bakit may mga World Economic Forum, bakit may mga COVID na to, bakit may mga laudatosin na to, kasi nagpre-prepare sila ng kaganapan na may mangyayari sa mundo. O nakakalungkot sa atin na may mga preacher din tayo nagde-declare ng tanungan na tayo mag-declare ng tayo kasi walang nakakaalam ang pagpabalik ng Panginoong Jesus. Pero no one knows na may mangyayari talaga ng big event sa ating mundo. Ah,
pwede mo. Okay, pwede mo. Bakit? Ayaw ko
influensa, ito ang gawin mo, sa kaway ba yun o sa Diyos? Pinag-influensa sila. Pinag-influensa? Oo, pinag-influensa. Na, kanyari, sa kabutihan mo po? Sa kabutihan mo po, sa kabutihan mo po, at ibang institusyon, na nag-influensa na ito ang bakunahan. Ako'y pinag-influensa ng aking ospital, sa Median Therapies. Nung dati kasi, yung flu shot. Flu shot, yung vaccine. Hindi ka mamili. Kung ayaw mo, pipirma ka lang. Tapos mamamas ka lang. Ilang taon na ganun yun. Pero ay nung 2019, bago pa dumating vaccine yung ano, to COVID, pinag-reverse na kami na pag walang flu shot, ay wala kang trabaho. Eh lalo na nung siguro nung dumating yung mas lalo siguro, no? Eh, ako yung nagtataka, sana hindi magkaganon pagdating ng mga bodies na sila ang magmumula na magkwersa ng tao. Kasi sa ito'y part-time lang, no? Yung sa gobyerno, hindi sila nang magwersa. Nangunguna pa yung abilis na mamuwersa isa sa gobyerno. Ayan po mga kapatid, mayroon dito lang ang katanungan natin sa institution pa muna din na bilang institution natin na nagtatrabaho ay pinupwersa ka sa ayaw mo. Alam naman natin ang Panginoon natin na sinasama at sinasapalataya natin, hindi ka pinipilit dahil ipinapakita yung tunay na pag-ibig. Ngayon po mga kapatid, sa tingin niyo po ba, ito po ba daw ay sa Diyos o sa kaaway? Amen. Ayan, may sumagot sa kaaway. Na dati ang panahon sa pagliliklik, ang kapwa mong mananampalataya sa magkakaluno sa iyo. Mangyayari talaga yun. Oh, yun yung pinakamahigpit mong kaaway, pamilya mo ang mismo. Kaya, hindi tayo makakapag, hindi natin ipagkakataka na mangyayari yun na mayroong interesa sa inyo. Sa basta lang makompromiso ang inyong sinasampalataya. Kasi nga, ang hararap talaga ng kaaway sa tubig ito, maagaw ka niya sa katotohanan. Ngayon, kung nasa katotohanan po kayo, eh talagang uusigin talaga kayo ng kaaway. Mahirap pong discussion yung bakuna. Talagang, ang mga bata kasi pinisan ayaw mag-take ng gamot. Anong gagawin natin sa mga bata? Pinipwersa ba natin? Ginagawin pa ang bibig ka na. Dahil hindi nila naiintindihan ang science. Ako. Hindi ko alam. Kaya po, sa amin, ang nangyari, galit sila sa administrators. Dahil, hindi kinukot. Parang akala nila yung administrators yung naggagawa ng rules. Pero actually, rules ng government yun. Government, oo. Pinupwersa yung ating... Parang, bawal ka mag-drive kung wala kang lisensya. Parang ganun ba? So, anyway, dahil nandito tayo lahat, congratulations. However you survived the pandemic, praise the Lord, yeah? Amen. Kasi yung mga vegetarian at saka mahiling mag-exercise, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan maka-COVID yata masyado. Magkasakit ka, mabilis lang makarecover. Oh, sorry. Madali makarecover yan. So, however you survived, congratulations. Okay, pala ako ba yun? May tanong pa po. May tanong po, kung yung ilalagay sa iyo ay nakakapos ng sa defect, yun ba'y kasalanan? Oh, kung sisigayin yung natural immunity, sisigayin niya, no? Yun ba'y kasalanan kung sinigang bigyan ng Diyos na natural immunity? Thank you.
gamot ng doktor. Nung ang aking ina ay diabetic din, siya ang nagsabi sa akin na huwag inumin yung mga synthetic. 35 years old na po ako. Ngayon, 46 na po ako, hindi ko ako uminom ng synthetic. Sabi ng mga ko, baguhin mo yung kaugalian mo kung anong ginagawa mo. Kaya nga po, hirap-hirap po painumin ng gamot. Kasi nga po, namulat po ako sa sinasabi ng aking ina na ang synthetic na gamot ay dadalhin ang iyong kidney. Kaya, sabi ni nanay kanina, yung conviction mo. Kaya na-convict ako na pumapasok sa akin, wag. Kaya minsan, pag ina-atake ako, marami naman pong sistema ang Panginoon na kinalagyan sa lupa, ay yun po ang aking minamata. Kaya po natutok akong magbabad ng makabuhay sa tubig at siya po yung iniinom. O, napakapait po nun. Kaya malaking pong bagay yun. Malaking tulong yun sa aking kalusugan. At saka yun, serpentina, yung insulin plant, marami po. Nasukal na nga yung bahay namin dahil sa mga kayumalangan. Kaya po mga kapatid, ang Panginoon ay napakaraming pamamaraan. Kaya po, sa tingin ko po mga kapatid, tama po yung sabi ni Nare, yung conviction nila. Eh kami nagpasalamat, nung panahon ng pandemya, kahit anong pilit sa amin ang bakuna, hindi tumatalab yung bakuna. Kasi ayaw namin magpabakuna. Buong pamilya. Kasi nga po, nakikita ko nga po yung bakuna, ay, di ba ang ating katawan ay mayroong sariling pamamaraan na i-re-repair niya yung ating mga karamdaman. Oo, ngayon, ayon dun sa aking pag-ano, pag titingin sa internet, yung pagpasok daw ng bakuna, sisirahin daw yung mga army na nasa katawan mo na kung saan ay hindi na makakilala pa ng virus na makapasok. Eh, ang COVID ay mayroong klase-klase na variant. Iwan ko dyan. Kaya mga ano. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon na siya nagbigay sa atin itong katawan ito, malalabasan po yung lahat ng bagay niya. Kaya po dito sa ating mga napag-aralan mga kapatid, kung saan ang mga wal-wilsis sa panahon nila sila yung uusin, wala po silang ibang iniisip kundi kundi ilang po ang Diyos na may lalaki. Kaya binigyan po sila ng ayon sa ating binasa, 1,260 days na sila'y kinukup dahil binigyan sila ng Panginoon na lugar na kanilang pagtatagungan. Kaya po, ngayon po mga kapatid, ayon po sa ating binasa, mayroon po ang pinadagdag ako dito kasi nga po mga kapatid, sabi ko po kanina, yung tata, pag natatakad ka na, natatakad ng Panginoon, hindi ka na talaga maagaw ng taway. Ask you what Pero
ito sinabi kay Elias, lupta ka to sa babaeng bawal. May bakit. Pero may tayong mag-trouble, hindi pa bibigyan tayo ng isang ilang sa Jacob's trouble, siya ka na natutupan ng isang mga. Loss of protection. May tata, anak ng Diyos. Kahit na mamaya na dumating sa iyo, hindi ka mamata ang kanilang aramas ay mabigyan para sa iyo. Inspirado pa kayo na. Kasalanan ko, walang explanation. So, no explanation. Kasi sabi ni Ellen White sa Great Controversy, kung may explanation ang kasalanan, hindi na yun may kasalanan. So, it's the mystery of iniquity. So, wag na natin tanongin siguro kung bakit. Ang topic natin mamaya ay papaano, ano? Ibibigay ko po sa iyo ang huling topic na mamaya. Nakikinig mo na ako kung ano. Sige po, bago po tayo tapos mga kapatid, ipapabasa po sa inyo ang 2 Corinto 1, 22. Kaya po na may question ako. Ah, may question ka pa. Ano ang take sa necessity versus wants? Ano daw ang take natin sa necessity? Kaya hindi ka magbubutok lang. Sa necessity yung wants. Halimbawa, may pata. Sige. 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 Sige.
Sabi ko ang puno, atos ko yung puno 22. Kasi kailangan ko natin yung mga pakitapos. Lahat na yung episode 1-13. At saka episode 4-13. Ito po, babasahin ko po yung ano, puno, atos ko yung puno 22. Kasi yung magtatasak naman sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu. Saan daw? Sa ating mga puso. Ngayon sa Efeso 1:13, nasa kanyang kamay kayo rin naman. Pagkarinig ng araw ng katotohanan. Pagkarinig natin ng araw ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan. Anong tinatakan sa atin? Espiritu Santo na itinangako. Sa 4:13, ito po ang sabi. Episode 4:13. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. At ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pamamatawan ng kapustusan ni Kristo. Dito po mga kapatid. Sa mga talatang ito, kailangan po natin ito mga kapatid bilang katugunan sa araw-araw natin pamumuhay. Hindi kasi natin makakayanan yung mga problema na nakakasin natin. Dahil ayon sa ating pinag-aralan, ang laban nito ay hindi laban sa alin? Sa physical, kundi sa kapangyarihan ng mundo ito. Kaya kung sa sarili talaga natin kalakasan mga kapatid, yung problema na ating naranasan, yung liklis na susumpungan sa mga mga araw, ay hindi po natin kayang mapanagupayan kung balanso ang tatanggap sa itong Espiritu sa atin. Ngayon, magtatakan tayo noon at magtatakan tayo ng tatak ng Diyos. 100% po mga kapatid. O yun, lagi na natin sa 101%. Hindi talaga yung maaagaw ng kaaway. Hindi kayo maaagaw ng kaaway kahit anuman ang nagawin sa inyo. Kayo may makakapilay, alam naman natin, pag hindi kayo nakakapilay, dito na ang isip nyo, pag wala kayo sa ating Panginoon, yung pananampalataya nyo ay hindi malakas, hindi kayo nakaaral ng Biblia, araw-araw, hindi kayo nananalangin sa patuloy ng Santong Espiritu, kayo talaga yung makapag-isip-isip na, ay, aalis na ako sa sinasampalataya natin ito, dahil napakahirap pala. Pero, nandyan ang patuloy ng Santong Espiritu, mga kapatid, at ang tatak ng Diyos ay sa wakas, mapapanagumpayan yan ang lahat ng problema. Kaya sa mga kapatid, tinatawagan po kayo lahat. Bumalik po kayo ng midway. Sumunod pa po kayo ng midway. Dahil pinag-aaralan po natin yung ano, malaking tunggalian. Biyernes, pinag-aaralan natin yung Acts ng Kapuson. Kaya po mga kapatid, kung hindi man, wala man kayong sakit, malakas na ninyong pangangatawan, pilitin nyo pong pumarito sa araw ng Wednesday, 6:30, Vesper, 6:30 din po mga kapatid, dahil makakapagbigay din ito ng inspirasyon ng ating pananampalataya. Kung paano sila nananagumpay sa panahon na sila yung believing grip. Kasi napakahirap talaga ng mga kapatid, panahon sila yung believing grip. Pero sa ating kapanahunan, ay mas patitibay. Kaya ito po ay paghahanda sa ating kung paano po tayo patitibay ng ating pananampalataya. So, yun lang po mga kapatid. Kung wala na po, tayo po ay nagtawag po po ang ito pa lang, maghahanda na. Ibigay ko na po sa ating. Sa ating pong pagtapos, ating buksan
may pagpupulong, pagawang hati sa inyong pangalan ng Panginoon, kasama po ng aming mga pamilya. Tunay na ang Panginoon na ikaw lang ang